cuối con, ô mãi cùng Dios, sang ayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko inyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas, sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila ihatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok. At ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo. Mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibene, sa timog kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok, pagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan, ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo, ang sagot ng Panginoon. Malilimot kaya ng anak ang sarili niyang anak?
hindi kaya niya mamahalin ang sanggol na inulwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kukupas. Siya ay mabuti kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Pagkat buhay ako't buhay, nabubuhay ng sino man, ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan sa kamatayan kailanman. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudiyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay saring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga ginagawang ipakikita sa kanya ng ama. At manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibangan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti
ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa, sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na ka sa aking boses at paos pa dahil sa sipon, lagnat at ubo. Pero kaya pa naman ho. Yan. Ngayon ay tayo'y panahon ng Kwaresma. Kaya ang tao dito, dagsa. Ano? Madaling araw pa, naririto na, nagdadasal na. At lagi ko pong paalaala sa bawat misa ko, tatlong bagay pag panahon ng Kwaresma na dapat tayo'y nakakatugon. Pagdadasal. No? Dapat ang ating pananalangin ngayong panahong ito ay intense. No? Personal na personal. Ikaw at ang Diyos dapat ngayon ay nagkakaroon na ng ugnayan. No? Padalwa, pag-aayuno. Dapat minsan makaranas ka namang magutom. Sa ano? Tayo, pag tayo nagutom ng konti, hanap agad ang mabibilihan, nauhaw, maiinuman. No? Ngayon, nilagyan nyo ng Espiritu ang lahat ng inyong ginagawang iyan. No? Tayo magtiis ng gutom. Padalwa, pangatlo, ay yung pagkakawang gawa, pagbibigay o paglilimos. Yan ang mga hinihiling sa atin. Ano? Ang ginagawa ng iba, yung mga natitipid sa kanilang pagitiis ng gutom, yun ang kanilang ginagawang pagkakawang gawa. Halimbawa, sa buong panahong ito, ako hindi kakain ng ganito. So yung matitipid mo doon, yun ang gagawin mong, yun ang itutulong mo sa mga kapatid nating nangangailangan. Ano? Pagkakawang gawa. Kanya-kanyang pamaraan para tayo mapalapit sa Diyos. Para tayo'y no, makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Ating tingnan ang mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito ang kanyang vision, pangitain. Anong kanyang pangitain? Yung mga Israelita na nasa exile, nasa Babylonian, yung mga pinahihirapan, inaalipin doon, sabi niya, kayo'y makakalaya na diyan. Ang sabi ng Diyos, kay pasasagana ina, no? Ililigtas na kayo, no? Babantayan kita at iingatan, no? Sila'y nagdudusa bunga ng kanilang kasalanan. Sila'y nasa exile dahil matigas ang kanilang ulo, kaya sila'y natalo sa mga digmaan. Ngayon sabi ng Diyos, sa isang pangitain ni Propeta Isaías, kayo'y muling ibabalik ng Diyos. At yun yung pagbalik ng mga Israelita muli sa Israel. At yan nakita natin sa kasaysayan. Sila'y muling iningatan ng Diyos. At makikita ninyo, ang mga Israelita pagdating muli sa Israel, mananagana. Sagana-sagana ang mga yan. Pero pagkalipas uli ng ilang henerasyon, makakalimutan na nung mga anak nila yung ginawa ng kanilang mga ninuno. Kaya sila'y muling babalik sa kanilang pagiging makasalanan. Ano uli mangyayari sa kanila? Ipatatapon uli. Matatalo sa mga digmaan. No? Mawawasak. No? Kahit nga sa Pilipinas, nakarating sa atin ang mga Hudiyo. Ano? Ganyan ang nangyayari. Ano? Kaya sa mga magulang, tatandaan ninyo lagi, mahalaga yung paalaala. No, yung paalaala sa anak, yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo dati pa, ng yung mga kabutihang minanan ninyo sa inyong mga magulang. No, ako halimbawa, ang isa ko sa mga nakita kong aking nakita sa aking, ang tawag ko ay impo, ako'y taga Isla Verde. No, yung sa tahanan namin, doon sa bundok, merong altar. Sa bahay, merong altar. May mga imahin.
ang aking mga impo. Yun ang minana ko. Ano? Sila'y nagdadasal doon, malayo sa simbahan, pero sa bahay, merong minana silang dasalan. No? At yun ang itinuro hanggang sa akin. No? Ang mga Israelita, minsan nakakalimutang ituro yung nangyaring kabutihan sa kanila ng Diyos. O paano sila iniligtas, kaya yung mga anak nagugumon sa pagkakasala. Sa pamilya natin, ganoon din tayo, no? Inyong ituro, yung kabutihan ng tinanggap ng inyong pamilya sa Diyos. Parang mga susunod na henerasyon sa inyo, hindi makaranas ng parusa. No? Tandaan nyo laging yung kasalanan ng ama hanggang ika-apat na henerasyon niyan ang nagdudusa. No? Yan ay pag ang ama'y maraming kasalanan, ang parusa niya'y hindi sa iyo hanggang sa ika-apat na saling lahi mo. Kaya yung kabutihan mo naman, ganun din. No? Kaya yun po ang unang palaala sa atin sa unang pagbasa. Lagi nating i-remind sa mga anak natin ang kabutihang tinanggap natin sa Panginoong Diyos. Sa mabuting balita, dito ay pinakita yung ugnayan ni Jesus at ng Ama. Ilang beses muling binanggit ang Ama. Ama, anak, ama, anak. No? Kaya mapansin ninyo sa tahanan, pag ang mag-ama ay magandang ugnayan, magandang relasyon ng mag-ama, confident lagi ang anak. Ako, halimbawa, nung ako'y bata, dahil pag ako'y papasok at wala naman hudong sasakyan, ako'y sa balikat ng aking ama, sumasakay. Ako'y pasampasan niya pag ako'y nag-aaral ng grade 1. Dahil doon, nagkaroon ako ng confidence sa aking sarili dahil ako'y lumalim ang relasyon ko sa aking ama. Pag ang anak ay mahinang relasyon sa ama, mahinang self-esteem, no? Nahina. At minsan ang kanyang identity, hindi niya makilala. Lalaki ba ako o babae? Ano? Kaya tandaan natin, mahalaga ang relasyon ng ama at ng anak. Nagpapatibay yan. Tingnan niyo si Jesus. Ang tibay ng kanyang relasyon sa kanyang ama. At ang sabi niya, sinusunod ko ang kalooban lagi ng aking ama. No? At pinagkalooban siya ng lahat ng kapangyarihan ng ama. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yan dalawang bagay ang ating nakita. Ito'y sa pamilya. Una, ipamana natin lagi ang kabutihan tinanggap natin sa ating mga anak, sa inyong mga anak. Padalawa, palalimin sa mga anak, sa mga ama, palalimin ninyo ang inyong relasyon, ang inyong ugnayan sa inyong mga anak. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtupad sa anak mong mahal, sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa lahat, ang pagisikap namin iyong kinalulugdan, at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel, naligisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inangusa, dilim at kababan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay.
po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami ay maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petro Alcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Papatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong magpapakumpisal sa Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon sa Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available pa mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Bukas po, araw ng Webes, ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. 6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Susunod pong misa ay sa ganap 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan naman nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Mayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling liyan.